Today is magluluto ako ng hinataan na kalabasa. Pero ang isasagot ko, itatry ko ito, first time pa. Chicken. Ayan, chicken. Ihiwain ko siya ng maliliit. Ihiwain ko siya ng maliliit. Tatry ko lang ito, first time ko itong nagawa ng ganito. Tapos, pakuluin ko siya sa makinang. Ayan. Ito lang kaliit. Ito yung isa sa kukusa. Pakuluan ko muna siya. Bago ko siya ilagay yung kata sa kalabasa. Pwede naman siya. Iwa ko lang siya ng ganyan. First time ko ito eh. First time ko gumawa. Ito try ko kung masarap. Mukhang may kang masarap siya. In fairness. Higata ko siya. Masilaw yung ano no. Dito sa kusina. Yung low. Gawin ko nito, lagain ko siya. Ilalaga ko siya. Tapos, ito na yung sibuyas. Iwak ako ng sibuyas. Lalambot siya. Habang nagpapalambot ako ng manok ko para isahog ko, mag-iwa ako ng mga sibuyas. Iwain mo siya ng maliliit-liit. Ganito lang ako mag-iwa ng sibuyas eh. Ito yung ilalagay natin sa gapa. Ayan. Marami akong maglagay ng sibuyas. Kasi dumaan ako dyan sa baba. Nakakita ako ng kalabasa at saka yung talong. Napakalaki niya. Kaya sabi ko, isipan ko. Lagyan ko ng luya. Itong luya na ito. Na ano ito eh. Pangpasarap din itong luya na ito. At saka maganda talaga ang luya sa katawan. Kaya in every luto ko talaga, kahit man gisa or ginata, mayroon talaga akong luya. Kasi ito yung iniluto ko sa umaga, itong luya na ito. At saka lemon. Inahalo ko, linalaga ko siya. Napaluha ako sa kamatis. Lagyan ko siya ng kamatis.
iwa ka ng mga ilalagay mo sa gatas mo. Yan. Isa lang kasi ang gatas ko. Dapat kunti lang ang ilalagay. At saka, mag-isa lang din ako dito sa bahay. Wala akong kasama. Mag-isa lang lagi sa buhay. Kunti lang ang ulamin ko. Iinit-init ko ito. Lagyan ko siya ng red chili. Ito red chili. Di man ito makikita. Kunti lang yun ang mga. Yan. Iwain ko siya ng pahaba. Pahaba lang man ang paghiwa ko nito kasi ano. Iwa din ako ng ano, garlic. Lalagyan ko siya ng garlic. Konti lang. Gusto ko kasi ano, masarap siya. Kasi minsan-minsan lang ako nag-luto. Hindi clean yung camera kasi masilaw. Masilaw siya. Ito na yung ano. Ilalagay ko mamaya sa gata. Tapos, ito yung ginagamit ko sa gata. Coconut. Yung nasa bote. Nasa bote. Yan. Tapos na ako dyan. Ngayon, dito na naman ako sa... Ito yung sinasabi ko na kalabasa. Ang laki-laki. Mas dinner. Half KD lang. Malaki masyado. Ito yung igagataan ko siya. Igagata ko. Ayan. Kita ko ito. Napakalaki. Ang gagawin ko nito, bunti lang kukunin ko nito. Bunti lang kasi ano, malaki masyado. Isa lang ako. Hindi ko maubos. Ay, naku, pati mag ano, maghiwa din ako marunong. Masilaw. Masilaw. Grabe, masilaw. Ito yung guys na pinukuluan ko ang manok na para isabog ko. Tapos dito na naman nagpainit ako ng mantika para igisa ko ito. Igisa ko. Gusto kong igisahin sa mga yan bago para masarap ito. Black paper. Kunting black paper. Iwain. Iwain mo.
Yan, tapos lalagyan mo siya ng para spicy siya, spicy. Yan. Lagyan mo siya konti lang, huwag nang marami. Kasi ginagyan mo na kanina ng fresh chili. Baka hindi mo na makain na sobra sa ano. Pasobrahan sa pag ano ba? Eh, huwag mo na siyang damingan ng pil-pil. Tapos, hiwain mo na. Hanggang mag-maluto siya brown. Yan, naging brown-brown na siya. Saka mo ilagay yung kamatis. Yan, lagay mo na yung kamatis. Yan, isa mo lang siya. Tapos mo yan, yan o, lagay mo na siya ng ano. Lagyan mo na siyang Maggi, black pepper, yan. Mag-isa mo na siya hanggang maluto itong kamatis na ito. Ito guys, yan. Naluto na yung ano, yung mga sibuyas. Ilalagay ko na yung binaga kong kanina, manok. Yan. Laga ko na siya yan. Lagay ko na siya dyan. Tapos natin, isa-isa kaunti siya. Yan. Tapos nagluto na rin ako ng white rice. Gisa-gisa lang natin kaunti yan. Okay na yung alat niya. Yan. Saka natin ilagay yung gata at saka yung yan. Ngayon guys, ibubuhos ko na siya yung gata. Ibubuhos ko na yung gata sa ginis ako. Mga manok, mga sibolyo, kamatis, ibuhos ko na siya. Ngayon, ilagay mo na yung kalabasa. Kalabasa at saka yung talong. Ayan. Tapos, pabayaan mo lang siya kumulo. Pabayaan mo lang siyang kumulo hanggang maluto yung kalabasa. Kung napadami yata ang pag-ano po. Yan, hiwain mo siya. Hiwain mo siya. Lahat ng mga ma-absorb. Yan, tapos hiwain mo lang siyang kukulo. Yan, babalik tayo mamaya. Yan guys, oh, kumukulo na siya. As in, kumukulo na talaga siya. Hintayin ko lang siya maluto yung kalabasa at saka yung talong. At yung kanin ko din, nag-dry na siya. Ready to eat na. Hintayin ko lang itong maluto itong kalabasa na ito para ready to kain na. Yum, yum. Ito na ang finished product. Yan, charap charap, yummy, yummy. Ito na yung ginataan na kalabasa with talong at saka yung white rice. Yan, charap charap. Yan, hindi na ako mag kutsara, magkamay lang ako dahil ngayong araw na ito gutom ako. So ang gagawin ko para masarap kumain, magkamay ako. Masarap yung magkamay, di ba?
So, kain tayo, guys. Thank you, Lord, sa blessings na binigay mo sa amin. Bigyan mo lagi kami ng more blessing. Amen. Yan. Ang sarap. Ngayon lang ako nakagawa. Lagi akong gumagawa lang ganito, pero ang linalagay ko, daing isda. Masarap pala sa manok din, oo. Kain tayo, mga beshi. Try nyo, guys. Magluto kayo ng kalabasa, lagyan nyo manok. Sarap. Lagi akong nagawa nito. Ang sarap ng sabaw niya, in fairness. Spicy siya, pero okay lang. Katamtaman lang. Ayan. Kaya, kain na tayo, mga beshi. Galing pa ako sa trabaho. Meron dyan sa baba nagbebenta ng mga gulay. Nakita ko yung kalabasa. Ang laki-laki. Half kg lang. Binili ko. Sarap.